Isang linggo pa bago ang Semana Santa pero fully booked na ang biyahe ng ilang bus company pauwi ng probinsya. Ang mga pamunuan naman ng North at South Luzon Expressway nagsimula na maghanda para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa Holy Week. Makibalita tayo kay Manny Morales. Simula April 1, Miyerkules Santo, inaasahang magsisimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa North at South Luzon Expressway. Aabot sa 200,000 ang inaasahang bilang ng mga sasakyang daraan sa NLEX para sa bakasyon ngayong Semana Santa. Inaasahan namang madaragdagan ng hanggang 15% ang tinatayang 24,000 na sasakyang dumaraan sa South Luzon Expressway kada araw. Para tugunan ito, magpapakalat ang pamunuan ng NLEX ng 30 toll collection points sa Mabalacat, Pampanga. Maglalagay rin daw ng karagdagang manual lanes sa May Mindanao Avenue, habang sa Bukawi exit sa Bulacan, maglalagay ng karagdagang 20 temporary toll booths. Para naman sa mga nagnanais ng mas mabilis at discounted na toll, pwedeng mag-avail ng Safe Trip Mo, Sagot Ko o SMSK Express Card. Mabibili ito sa mga gasolinahan sa NLEX Northbound. Kailangan ring ibigay ang stub na naunang nakuha sa pagpasok sa expressway. Sa final stop o exit naman isusurrender ang nabiling express card. We're looking at with the reduction of the number of stops, we're looking savings in travel time roughly anywhere between 1 hour to 2 hours. Para hindi na rin makadagdag sa pagbigat ng traffic, wala na munang lane na isasara at hindi na rin muna magkakaroon ng road works simula sa Biyernes hanggang sa April 7. Ang ilang magsisiuwian naman sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa, kakaunti pa sa ngayon gaya sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Pero ang ilang bus company, fully booked na raw hanggang sa March 31. Kaya ang mga driver at dispatcher, naghahanda na para sa dagsa ng mga tao ngayong Holy Week. Magdadagdag daw sila ng mga biyahe ng mga bus para mas marami ang maseserbisyuhan. Chinicheck at chinutune up na rin daw ang mga bus. Dalaw rin daw ang shifting ng drivers para sa kaligtasan ng lahat. Maging ang mga kumpanya ng bus sa mga probinsya gaya sa Cebu, naghahanda na rin. Mula sa 3,000 kada araw, inaasahang lulubo sa mahigit 20,000 ang mga biyaherong dadagsa sa mga bus terminal sa Semana Santa. May mga inilagay ng railings para sa mahabang pilahan. Bukod sa mga karagdagang gwardya, may 16 na CCTV camera na rin ang ininstall. Sa mga pulis na mag-request may 20 personnel plus 2 sniffing dogs. Nakatakda na rin magsagawa ng inspeksyon ang LTFRB. Tumatanggap na rin daw sila ng application para sa mga gustong kumuha ng special permit. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.